Magandang umaga guys, mga kabayan, kaibigan. Ako ay nakahingi ng tangkay ng mangga na ang laki ng mangga ay 1 kilo. Totoo po yun. Nakahingi po ako kay Kunsihal Andem Manahan. Ito po ngayon ang pruweba. May napanood po tayo sa YouTube na itinutusok lang pala sa may ipa, may tahi ng manok o tahi ng kalabaw bago tinatakloban ng plastic. Ito na ngayon ang pruweba na buksan na natin. Kanina kasi hindi ko na i-video nung binuksan ko. Ito na. Napakasimple, buhay po ang mangga. Kaya pagugulang-gulangin natin lang, paghiwa-hiwalayin ay dapat po pala ay isang sanga ay isang puno. Hindi gana rin kagaya ng ginawa ko sama-sama para hindi na naiibo ang kanyang mga roots. Kaya sa mga makapanood nito at maghihingi ng video, gagawa uli po tayo. Meron po tayo doon sa drum. At bubuksan po natin yung drum. Pakikita ko po kung paano ginawa yon, kung binalutan. Kaya tayo po din eh. May drum pong nakatayo. At yun po ang laman ay yung aking, yan po yung drum. Yung aking kinuha na mangga. Yan, atin pong iaangat ito. Oops. Sandali lang po. Sandali lang po at inaangat natin ang drum. Ayan. Ganito po yun. Nasa drum po, nasa plastic. Binabalutan po natin ng ganyan. Yan. Kaya makikita po natin, yan, kung may tumubo na, yun po, may natubo na doon sa loob. Yan. Ganyan po yung ginawa ko doon sa nakita ninyo. Meron pong abukado yan. Yan, ganyan po yan. Pinatakluban lang po ng drum at siya po ay sadyang nagsusuloy na. Kaya ang resulta po ay ito. Yan, pagka po nagsisuloy ng ganito, tatanggalin na po yung takip na plastic. Yan. Kaya mabilis pong magpalaki ng mangga. Hindi na po kailangan yung mga markot o budding. Tusok lang pong ganyan sa lupa. O, sa bag, babalutan ng plastic, tatakloban ng drum. Sibol na po. Kaya marami pong salamat sa makakapanood nito. At kung hihiling kayo ng video kung paano, i-video po natin step by step sa mga susunod na araw. Marami pong salamat at hanggang sa muli po. Yan, ang katabi po yan ay yung pinasuloy nating ubas. Ang ginawa naman natin po sa ubas, yung dulo, ay nilagyan natin ng kandila. Ayan, kaya puputi. Ayan, ito. Yan po ang ginawa natin. Kaya dito po siya sumuloy. Kaya po yung buds, kailangan doon malapit yung lalagyan ng kandila. Oh. Kaya doon po, yan, lahat may kandila po yung dulo. Kaya buhay po ang ating ubas. Effective po yun. Napakadaling magpatubo ng cuttings. Kaya maraming pong salamat at hanggang sa muli po ang inyong kaibigan, Batanggenyo BCN. Paalam!